kay Ma'am Michelle Yambot ng Saudi Arabia po ata. Hi, hello Ma'am, shout out po. Sabi niya, siguro Ma'am ang ganda po ng bahay niyo kasi ang galing yung gumawa. Sabi ko, opo, maganda siya. Kaso po, pag inuumpisahan ni Ray, hindi po siya natatapos. Hindi pa po natapos yung aming ceiling. Tapos, eto po, yung aking, share ko lang po yung aking pinaka altar na nalagyan namin ng bricks. Tapos, eto, meron na tayong Papa Jesus dito. Pinapalagyan ko kay Rayan ng mini tambol para may ilaw. Tapos, shelves dito. So, ayun po, naumpisahan niya lang pero hindi siya natatapos. Tapos, yung sa CI ko naman po, ganito. Nalagyan niya lang ng kisame pero yung tiles until now hindi pa rin po nai-install. So, laging naumpisahan pero hindi po natatapos. Yung pintura po hanggang dito lang doon, hindi natatapos. Ang dami po kasi nagpapagawa, halos nagkakanda sabay-sabay. Dito, lalagyan po namin dito ng parang shelves, hindi rin po natatapos. Kasi ayan, tuloy-tuloy. Eh, dito nga po meron na akong pinaka sopa, pero yun nga, may papalagay ako dito, hindi pa rin po na ilalagay. So, ayan. Ganun po siguro talaga pag ang asawa mo is nangongontrata, yung sarili yung bahay, hindi matapos-tapos. Yung dito din po sa bahay, dito, katulad po dito, naka-tiles. Naumpisaan mag-tiles, pero hindi po siya natapos. Meron pa po ditong hindi pa na-tiles. So, ayan. Yun po siguro ang problema pag yung nangongontrata is maraming project. Bali po, kasusundo ko lang sa aking mga anak. Mag-aalas 5, siyempre update tayo. Tulad nga po nung nasabi ko sa vlog, malapit lang sa akin yung unit ni Ma'am. Kaya eto, minsan nalalive ko siya. Baka eto pong this week, etong week na to ma-turnover na natin. Eto po yung ginawa ni Reyna na pinaka-drainage. Ayan. So, meron siyang pinaka-floor drain dyan. So, sakto yung tubig, hindi mo na po problemahin kung saan pupunta. Dito na siya nakaklebe. Meron pong paambod-ambod ngayon. Yung pinaka-easy pala is na pinturahan na rin siya ng chocolate brown. Tapos, etong pinaka-black na to na grills, pina-repaint ko din. Para maganda talaga yung finish. Tapos, pinatibayan ko siya kay Ray. Kasi, eto po is nahuhulog po yan. Ganito lang po ka kaliit yung kanyang pinaka-pako. Pako nga po nakalagay dyan eh, na parang concrete. So, ayan, niretouch na po yan. So, siguro itong unit ni Ma'am, pagdagaroon ng extra budget, konti na lang yung gagastusin niya pang lagay ng bubong. Since hindi pa naman kasi talaga nila may stayan ng matagal, okay lang daw sa kanya na tiles na lang muna dito. Pasok tayo. Bali, yung ginagawa nga po pala nila is naglilinis na. Tapos ito si Ray, tinatanggal niya yung grout. Kasi i-re-grout po siya ulit. So, isa rin po sa mga investment namin is itong pinaka-vacuum para mas madali po kami makapagtrabaho. Bali, ayan po, tinanggal ni Ray yung mga grout. Ayan, tinanggal po yung mga grout. Para mapapinis yung trabaho.
Bali, sabi po ni Ray kanina is parang 100% naman na na-install na yung mga accessories. Pati po yung mga outlet, napalitan na natin siya. Dito na lang yung isa. Dito na lang. Then, nailagay na rin ni Ray yung pinaka curtain rod. Ito po siya yung curtain rod. Si client din po yung pumili. Bali, ako na lang po yung nag-order. Dito tayo sa kitchen. Ito, nalinisan na rin. I-grout na lang itong mga wala pang mga grout. Yung bar counter palagay, pa-check palagyan ng grout. Tapos, ito na po yung pinaka cabinet ni ma'am. Tuyo na ba to? Pwede na to galawin? Hindi. Wag muna. Wag muna isara. Ah, sige. So, bali, ito yung pinaka-handle ni ma'am. Ang ganyan yung itsura niya. May ire-retouch pa yata siya dyan. At tinanong ko siya kung vertical o horizontal. Diba, ang nasabi ko sa vlog na kahapon is mas maganda sana kung nagtatanong muna ako kay client kung ano yung mas preferred nila. So, ganito po yung kanyang mas napili. Hindi pa daw pwedeng isara kasi basa pa ata. So, mas bumagay na gray, white, tapos gold. Ayan, pinatay muna ni Ray kasi magtatap siya ng outlet. Bukas po natin siya mapicturan o ma-vlog, ma-video na nakasara. Basa po kasi. So, okay na, okay na. Okay na, okay na. Ito po yung pinaka-taas niya. Inok muna ni Ray kasi nagtatap. Bali, dito muna tayo mag-update. So, doon nga po pala sa mga gusto magpagawa sa amin. Tulad nga po na nasabi ko sa vlog, hindi nyo na kailangan mag-update sa amin. Kami po ang mag-update sa inyo. Lagi pong nakapost yan sa page. Meron din po kami uploaded na mga videos. Meron nag-inquire sa akin, Santa Maria, Bulacan kagabi. Alas 12 na lang madaling araw, wala una, may kausap pa ako. Share ko lang po. Sabi niya, ma'am, yung black and white nyo, ganito, ilang buwan nyo po yan natapos? Sabi ko, ayan po natapos po namin niya siguro magto 2 months. Pero may kasabayan pa po yan. Pero kung matututukan namin ng isang Angeli SF o ganito tan house, kaya po ng isang buwan. Kung matutuloy po kami sa Santa Maria, Bulacan, kila Sir Vincent, kaya po namin sigurong kunin ng isang buwan yun in 1 week to 2 weeks. Kasi mapupokusan namin, matututukan namin. Unlike dito po kasi, yung tao namin, paikot-ikot. Katulad na lang yung tile setter, pagtapos na siya dito, doon naman siya sa kabilang unit. Ganun lang po. Kaya si ma'am nagulat siya, sabi niya, ha, the 1 and 2 weeks lang natapos niyo. Yes po, kasi nga din, i-share ko din sa inyo, kung magpapagawa kayo dito sa Lumina, mas maganda yung kukunin yung contractor is alam na yung pasikot-sikot na gagawin. Kasi kung tagalabas po ang kukunin yung contractor, halimbawa kamag-anak nyo, kumpare nyo, tapos dito yung papagawin sa Lumina, hindi naman po sila familiar sa mga linya ng tubo dito, linya ng tubig, paano kung gusto lang magkaroon ng trabaho. Pero yun nga po, hindi pa rin sa nagpapagawa kung gusto nilang tumuloy o hindi. Pero kami naman po is, kahit hindi buong unit, kinukuha naman po namin, depende kung magkano lang yung kaya ng budget. At least kahit paano, sabi nung iba na kahit paano na umpisan. Sa phase 5, meron po akong sana tumuloy, Sunday makakausap ko.
alos buong loob ang ipapagawa. Tapos magagawa kami ng inside na kitchen. Dahil ang mahal nga po ng pinaka back extension permits tsaka construction ban dahil mahal. Ang suggestion ni client is ipasok na lang daw ang kitchen. So tingnan natin yon kung uubra. Kasi instead na gagastosan niya, di ba? Yun na lang yung panggagawa niya ng mini lang naman. Sabihin natin meron tayong lababo dito, tapos patungan ng kalan, tapos up and down na kitchen cabinet. So sa Sunday po ang meetup namin ni Sir sa Phase 5 po. Bali, ito yung bathroom. Nililinis na rin siya ni Kuya Joseph. So, si Kuya Joseph, bukod sa pintura, ayan, bali, nagilinis. Siya rin yung in-charge dyan sa linis-linis, kasi sila na lang yung natitira ni Ray. Tapos, ito yung ating cabinet. Pinagyan lang ko na lang po yung handle ng gray o silver para mas uniform po. Ayan siya. Dumating na kasi yung pinaka-hinges, kaya na-install na siya ni Ray. Ayan, konting linis-linis na lang. Lilinisan din namin itong pinaka-shower kasi nadumihan na yan. Ayan, linis na. So, ito nakabit na ni Ray yung pinaka-outlet. Mas maganda rin talaga bago. Siyempre, di ba sabi nga nila, pag bagong bahay, bagong renovation, dapat bago rin yung mga gamit. Ilagay dito. Dito. Ah, hindi, ano lang to? 1, 2, 3, 4, 4. Patong-patong lang. Ito pala si ma'am in order na mirror na disassemble siya. Parang kada box is 4 pieces. Bali, dito po niya pinapalagay sa tapat ng bar counter, tapos dito sa may hilera ng pin lights. So, kami na lang daw ang tumansya. So, ito to. Bawat ano meron? Bawat box? Oo. Ha? Mm-mm. Apat na ito, diba? Mm-mm. Yan na lang. Yan. Tanda. Wait lang muna. Ganyan. Bali, ito po yung pinaka switch natin dito sa baba, sa may bathroom. Napalitan na rin po namin ng pinaka-switch. Ayan, wide series. Ito yung dun sa taas. Ito naman yung sa pin lights. Yung top ng pinaka-strip light nawawala. Yun, okay na. Ito po yung pitutan po natin sa chandelier natin dito. Pwede natin siyang i-on off doon sa taas tsaka dito po sa baba. So okay na na-retouch na ni Kuya Joseph yung pinaka stairs natin. Malinis na yung pinaka pintura niya. Bali, magpapahid na lang ng mga thinner tapos pupunasan para matanggal yung mga pintura. Bali, natanggal na yung pinaka
masking tape. Ayan, ito po. Ito yung pinaka switch natin dito. Dalawa yan dati, di ba? Bali, pinatay na natin yung isa dito. Tapos ito, kanina, in-install ni Ray. Ire-retouch pa yan ni Kuya Joseph. Ng gloss, semi-gloss. Ayan po siya. Ang ganda po ng combination ng brown, gray, tsaka white. Try nyo. Yung wala nga po siyang ilaw, oh, ang ganda. Try nyo po yan. Tawag dito, white, gray, tapos brown, gold. Ang ganda. Yung paglalagay po pala namin ng pin lights dito, hindi na po nailagay ni Ray kasi explain ko lang po. Yung dalawa kasing nakalitaw na wire dito, hindi po nadukot yung dalawa doon dati. Tapos nasalahan na rin po ng aking pintor. Kaya sabi ni Ray, huwag na lang daw ilagay. Kasi okay naman daw po itong pinaka chandelier. Maliwanag naman na daw po. Kaya ayan, so ito sinarahan na lang namin. Then ireretag siya lang ni Kuya Joseph ng pinaka finish paint natin. Tapos ito na po yung dalawang room. Haganda ang puti, di ba? Dito po. Ayan, meron na siyang pinaka outlet. Napalitan na rin. Ayan, meron na. So, okay na po dito na ikabit na rin meron yung pinaka curtain rod. May curtain rod na. Tapos ito po sa kabila, ayan, ang lamig. Ang sarap ng AC. Na ilagay na rin po yung pinaka curtain rod. Na-retouch na yung pinag-astola ng ating AC. Ayan pa, gumagana po yung inyong AC. Ang lamig. Working po siya. Ayan, working. Itong pinaka-switch hindi pa nakakabit. Kung magpapa-renovate ka nga ng unit, kahit isang ilaw lang, pwede na eh. Pero kasi yung iba, mas gusto nila na may pin lights. Yung kasi yung uso eh, di ba? Mas maraming ilaw, mas maganda. Ang sarap dito, ang lamig. Ayoko na lumabas. So, eto, ibablog pa natin to ng wala ng mga upuan, wala ng mga materyales, wala ng kalat. Baka po bukas, kasi unti-unti na ni Ray na i-install lahat. Then, ikakabit natin yung pinaka-cortina. So, dito malamang yung kulay blue. Ang sarap ang lamig. Sa AC ka po pala, sabi ni Kuya sa All Home, mas maganda daw yung rotary knob, rotary, kesa daw dun sa may pinaka, tawag doon, yung digital. Yung digital po kasi, digital. Sabi kasi niya, pag nasira daw yung isang pindutan, lahat na daw yung papalitan. Unlike po dito, pag halimbawa itong knob lang ang nag-loose, ito lang daw ang papalitan. So, sa ganito kaliit na room, pwede na yung 1 HP, pwede yung 0.6, pwede yung 0.8, tsaka 1 HP. Ito kasi sa kanya, ano ba sa kanya? Nakalimutan ko na eh. 1.5 po yata ito, 1 HP. So, kaya niyang paninigin yung ganitong kwarto. Pwede na. So, shoutout nga po pala kay Sir Joseph Reyes na yung mga video namin is sinishare niya by Reels. So, sir, thank you sa pag-share ng aming mga videos. So, ang lamig dito, sarap. Ang ganda na. Kung may uwi kayo sa luwi nga, lagi kong sinasabi, huwag niyong panghinayangan.
yung pagpaparenovate. Lalo na yung ganito yung pinaka-labor cost namin is na makatarungan naman. Hindi nyo na kailangan pang hinayangan kasi sulit na yung gawa. Tapos ano nga po pala, share ko lang. Kasi yung client ko sa face pa rin, kasi paunti-unti yung gawa. Sabi niya, ma'am, bakit po parang ang laki ng labor nyo sa pintura? Ang pipinturahan po kasi, taas na mayroon ng turong partition. Kung may partition na, mas matrabaho na siyang pinturahan. Akala po kasi nung iba, pag nagpintura ka, is diretso pintura na. Kaya nga sabi ko sa kanya sa Sunday, papakita ko sa kanya yung mga ongoing namin ginagawa para may idea siya. Sabi ko, hindi lang po kami basta nagpipintura. Matrabaho po yun, mamasilyahan mo, lilihain mo, tapos primer, maglilinis ka pa, tapos yung pinaka final paint, diba? So, hindi po ganun kadali magpintura. Tsaka huwag niyo pong tipirin pagdating sa pintura kasi dyan na nakikita yung ganda ng bahay. Kaya ang sabi sa kanya, dadalahin kita dito para makita mo yung gawa namin na ang pintura, ang pinaka-finish is parang pang kondo. O, diba? Taray. Ito na yung salamin. Ito yung salamin, oh. Sakto lang. Pero parang kulang pa ito ng isang layer pa, eh. Apat kasi yan, eh. 1, 2, 3. Meron pa. Sabi nga po ni Ray, kasi nakikita na rin yung mga gawa ng iba pong contractor na gumagawa dito sa Lumina. Sabi niya nga, try niyong pumasok sa ibang ginagawang unit. Hindi daw ganito yung pinaka-finish. Kaya sabi ko nga, kay client ko sa Phase 5, kung medyo nagdadalawang isip pagdating sa pintura, pwede naman na hindi niya isama. Pero yun nga, kung kailan mo papagandahin yung unit mo, kasi pintura na nga, di ba, overall, mahirap po yun na pag napalpak, ang mahal pa naman ng materialis. Kaya sabi ko kay client pala, yung sa pintura, taas, baba, kasama na yung hagdan, kasama na yung kisame, tapos kasama na yung kisame niyang CR, yung mga bintana pa, mga pintuan pa. So sabi ko, sir, ano, hindi ka nalugi doon. Mura na nga yan, eh. Binawasan ko pa nga, sir, yung labor nyo dyan kasi mataas yung bigay ni Ray. Kasi mahirap talaga. Mahirap po talaga ang pagpipintura. Lalo na pag ang gawa is pa-finish na kasi dyan talaga makikita yung ganda, yung pulido. Kaya mahal po yan. Tsaka ang kwentahan po yata na sa pagpipintura, katulad sa tiles, is per square meter po ata yan. So, ayun po na share ko lang. Kasi kung gano'n naman kaganda yung kakalabasan, hindi na kayo lugi. Tapos, isa pa po pala, si sir, magpapalagay din siya ng baseboard paint. Hindi po yan madali paglagay ng baseboard paint. Matrabaho po yan, lalo na sa sukat-sukat niyan. Kailangan talaga ipantay mo yan. So, ayun, sana mapanood niya itong vlog ko para magets niya. Feeling ko itong pinaka wall mirror nila dito is kulang pa ng isang layer. Mas maganda siguro kung 4, 8, 12. Para kasing ganyan yan, no? May reflection dito sa may dito. Kung dito yung pinaka dining nila, sabi kasi nila pag sa dining daw, mas maganda, may katapat na yung table mo is may katapat na mirror. So, siguro feeling ko kasi, ayan o, putol ako sa ano eh, sa salamin. So, siguro feeling ko isang layer pa. Isang layer pa. Picture natin. Ayan o, ganda diba? Ang lakas talaga ng dating pag white lang eh. Napaka-simple, yet nadadala mo sa handle. Ang ganda niya.
So sana itong sa next na magpapagawa sa akin, vertical naman yung pinakalatag ng handle. Try nyo, maganda rin siya. Mas mukha kasi siyang malaking tingnan pag naka-vertical, wide. Siguro. So ayan si Kuya Joseph, nagre-retouch pa siya dyan. Retouching. So si Reyna ang maglalagay ng curtain. So sabi ko nga sa inyo, pagdating sa renovation, alam na ni Reyan kasi nga sa condo nga yan siya nagtatrabaho. So minsan ako pa nga yung walang alam pagdating sa mga ganyan. Siguro kulang pa ng isang layer. Suggestion ko lang nga, pero na, kayo na po mag-decide kung ano. So bali tinapat lang namin siya dito sa may pin lights. Tapos itong pinaka-height dito ng pinaka-bar counter. Pero feeling ko nga kulang. Dito tama lang kasi sa kainan naman. Yun. Sa kainan nga. Pero tingnan mo kasi pag, syempre sabi nila, pag sa salamin, kailangan buo ka eh. Siguro nalayo pa ako po na ako. Ayan. Masyado rin kasi maliit. Kung medyo malapad-lapad din, magas maganda. So okay-okay na tayo. Baka makapag-umpisa ng ating team. Pag okay na yung Meralco. So abang-abang na lang po.